Kabanata 371. Ang lakas ng katulong. Ang tatlong lalaki at ang agila ay lumilipad sa itaas ng mga ulap ng napakabilis. Parehong si Nanggang Wentian at Nanggang Wenyang ay may malagim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang panganay na tiyuhin, si Nanggang Yunjeng ay naghanda ng husto sa pagkakataong ito, at suportado ng Profound River Palace. Desidido siyang agawin ang lahat ng kayamanan ng pamilya Nanggang at ang posisyon ng family chief. Hindi ito hinayaan ni Nanggang Wentian, dahil ayaw niyang mahulog sa kamay ng lalaking iyon ang 100 taong gulang na pamilyang Nanggang. Parang normal lang para sa kanila na lutesin ang problemang ito sa pamamagitan ng tunggalian sa pagitan ng magkabilang partido. Ang sinumang nanalo ng 2 laban sa 3 ang siyang huling mananalo. Gayunpaman, si Nanggang Wentian ay walang tiwala sa tunggalian na ito. Sa unang laban kung saan kailangan niyang labanan si Nanggang Wenyan, ito ay laban sa pagitan ng isang Divine Core Warrior at isang Combat Soul Warrior. Bagamat si Nanggang Wentian ay isang talentadong tao, nakalaban lamang niya ang isang ordinaryong Combat Soul Warrior habang nasa Peak Divine Core Realm. Gayunpaman, iyon ay isang ordinaryong mandirigma ng Combat Soul, hindi isang henyo tulad ni Nanggang Wenyan. Parehong lalaki ay lumaki sa pamilya Nanggang mula noong sila ay bata pa, at nakakuha ng halos magkaparehong halaga ng mga mapagkukunan. Medyo pantay din ang kanilang talento. Gayunpaman, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga paglilinang, kaya magiging napakahirap para sa kanya na manalo sa laban na ito. Para sa puno ng pamilya, si Nanggang Yunfan, ang kanyang paglilinang ay katulad ng Nanggang Yunjeng. Ang resulta ng kanilang laban ay hindi mahuhulaan, kaya sa makatuwid, ang pinakamahalagang laban ay ang 3 laban. Alam niyang si Nanggang Yunjeng ay malamang na nakahanap ng isang makapangyarihang mandirigma mula sa Profound River Palace, ngunit para sa pamilya Nanggang, wala silang mahanap na kahit sinong sapat na malakas para tulungan sila. Kahit na makahanap sila ng ilang kandidato, sino ang handang masaktan ang Profound River Palace? Katulad nga ng sinabi ni Nanggang Wenyang, umaasa lang silang manalo sa unang 2 laban. Gayunpaman, ang pag-asa na ito ay napakahina. Little Chen, maaari mo bang labanan ang 3 laban para sa amin? Tumingon si Nanggang Wentian kay Jiang Chen at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Ano? Bago pa makasagot si Jiang Chen, biglang napasigaw si Nanggang Wenyang sa gulat. Tinapunan niya ng hindi makapaniwalang tingin si Nanggang Wentian, sinusubukang alamin kung ang taong ito ay nakainom ng kakaibang gamot. Bakit niya hiniling sa isang binata na hindi man lang Combat Soul Warrior na makipaglaban sa pinakamahalagang laban, may mali ba sa kanyang utak? Kuya Wentian, seryoso ka ba? Ang laban na ito ay maaaring magpasya sa kinabukasan ng pamilya Nanggang. Walang ideya si Nanggang Wenyang kung ano ang iniisip ni Nanggang Wentian. Makakahanap ba ang pamilya natin ng mas angkop? Tanong ni Nanggang Wentian. Walang imak si Nanggang Wenyang. Sa katunayan, ang kanilang pamilya ay hindi makahanap ng anumang angkop na mga kandidato upang tumulong sa kanila, ngunit ang binatang ito sa harap niya ay mukhang hindi rin angkop. Little Chen, huwag mong kalimutan ang layunin mo sa pagpunta dito, nandito ka para tulungan ako, at magiging mapanatag lamang ang isip ko kung papayag kang lumaban sa 3 laban na ito. Sa tulong mo lamang makakapanalo ang pamilya Nanggang sa labanang ito. Tumingin si Nanggang Wentian kay Jiang Chen at ipinahayag ang kanyang kumpiyansa. Bakit ang laki ng tiwala mo sa akin? Natatawang tanong ni Jiang Chen. Siyempre, tao kang kayang gawin ang lahat. May 2 weeks pa tayo, and I believe that is more than enough for you, right? Nakangiting tugon ni Nanggang Wentian. Taos puso siyang nagtitiwala kay Jiang Chen. Ito ay isang binata ng mga himala, gaano man kahirap ang sitwasyon na kanyang kinakaharap, walang sino man ang makakatagpo ng anumang palatandaan ng gulat sa kanyang mga mukha. Higit pa rito, alam ni Nanggang Wentian kung ano ang kayang makamit ni Jiang Chen. Sa pamamagitan lamang ng late Divine Core Cultivation, nagawang patayin ni Jiang Chen ang sinumang mid-combat soul warrior, at ngayon, isang hakbang na lang siya mula sa Combat Soul Realm. Hanggat nagawa niyang makapasok sa Combat Soul Realm sa loob ng 2 linggo, hindi siya magagapi, at maging ang mga mandirigmang Combat Soul ay hindi makakapantay sa kanya. Dahil dito, naniwala si Nanggang Wentian na madali nilang maipanalo ang 3 laban.
Sa katunayan, ang pinakamalakas na katulong na mahahanap ni Nanggang Yunjeng ay isang late combat soul warrior, dahil imposible para sa kanila na makakuha ng tulong ng mga mandirigma ng Combat King, dahil yun ay mga makapangyarihang buhay na may pambihirang katayuan, hindi nila madaling masangkot ang kanilang mga sarili sa ganitong uri ng issue. Sige, gagawin ko para sa'yo. Tumango si Zhang Chen. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Southern Continent ay upang tulungan si Nanggang Wentian, at dahil ang kanyang kapatid ay humiling sa kanya na tumulong, walang paraan si Zhang Chen ay maaaring tanggihan ang kanyang kahilingan. Higit pa rito, pagkatapos makuha ang Dimensional Purple Sun Crystal, malinaw na naramdaman ni Zhang Chen na ang 2 linggo ay higit pa sa sapat para makapasok siya sa Combat Soul Realm. Fuck! Hindi lang niya alam ang sarili niyang status at cultivation, paano siya makakapayag sa laban na ito. Talagang hindi nasisiyahan si Nanggang Wenyang sa desisyon at bumulong sa sarili sa gilid. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, naririnig pa rin siya ni na Zhang Chen at Nanggang Wentian. Little Chen, huwag mo na lang pansinin si Wenyang. Sabi ni Nanggang Wentian. Tumugon si Zhang Chen ng isang mahinang ngiti. Hindi siya naabala sa pamumuna ni Nanggang Wenyang kahit sino ay magkakaroon ng parehong pagdududa. Higit pa rito, sa paghusga mula sa damdamin ni Nanggang Wentian tungkol kay Zhang Chen, tila isang batang desisyon na hilingin sa kanya na lumaban sa 3rd laban, dahil ang laban na ito ang magpapasya sa kinabukasan ng pamilya Nanggang. Habang lumilipad sa isang tiwangwang na parang kung saan walang nakikitang tao, biglang lumitaw ang isang pagpatay sa harap ni Zhang Chen at ng grupo. Napakalakas nito na maging ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagsimulang gumawa ng mga tunog ng crack. Mukhang may sumusubok na pigilan tayo sa paglakad pa. Sabi ni Zhang Chen habang may pang-iinis sa mukha niya. Sakto pagkatapos niyang magsalita ay may biglang sumulpot na 2 lalaki sa harapan nila. Sila ay 2 matandang lalaki na kulay abong damit, at pareho silang mga mandirigma ng early combat soul. Pagkarating ng mga lalaking ito, agad nilang ikinulong si Nanggang Wentian at tinatakan ang paligid ng kanilang mga aura, na malinaw na nagpapakita ng kanilang puot. JJ, Young Master Wentian, hinihintay ka namin dito. Isang marahas na tawa ang pinakawala ng isa sa mga matandang lalaki nang ibinato niya ang kanyang tingin kay Nanggang Wentian, na parabang sa wakas ay natagpuan na niya ang biktimang hinihintay niya. Kayo pala, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Nanggang Wentian. Kilala nila ni Nanggang Wenyang ang 2 lalaking ito, sila ang mga bisitang matatanda na nagtatrabaho para sa Nanggang Yunjeng, sina Zhang Feng at Li Gai. Anong ginagawa niyong 2 dito? Sigaw ni Nanggang Wenyang. Ano ang sinusubukan nating gawin? Little man, sa tingin mo ba pumunta tayo dito para mag-usap? Nandito kami para pumatay. Tumugon si Zhang Feng ng isang nakakatakot na tawa. Kapag kaharap ang 3 Divine Core Junior na ito, pakiramdam niya ay madali niya itong mapapatay tulad ng pagkurot ng ilang langgam gamit ang kanyang daliri. Bastard, we've agreed to battle in 2 weeks, bakit nandito pa kayo para patayin si Kuya Wentian? Hindi ba kayo nahihiya? Nagngangalit ang ngipin ni Nanggang Wenyang sa galit. Kaiya, sino ang makakaalam nito kung patay na kayong lahat? Higit pa rito, pagkaraang mamatay si Nanggang Wentian, ang pamilya Nanggang ay mangangailangan ng bagong Young Master, at sa puntong iyon, ang Young Master na si Wenyan ang magiging bagong Young Master ng pamilya Nanggang. Ayon sa tuntunin ng mga ninuno, hindi na natin ito kakailang ganing labanan sa loob ng 2 linggo. Nakatawang sagot ni Zhang Feng. Ang kanyang sinabi ay naging sanhi ng isang malagim na ekspresyon na lumitaw sa mukha ni Nanggang Wenyang. Ito ang tuntunin ng pamilya Nanggang kung namatay ang Young Master na si Nanggang Wentian, kailangan nilang magtalaga ng bagong Young Master, at si Nanggang Wenyan ang magiging pinakamahusay na kandidato. Sa puntong iyon, ang 3 laban ay hindi na kailangan, dahil maaagaw lang ni Nanggang Yunjing ang posisyon ng family chief. Hindi ko inaasahan na ganito kawalan Gio si Nanggang Yunjing. Nanginginig ang katawan ni Nanggang Wenyang sa sobrang galit. Walang sinuman ang makakaasa na si Nanggang Yunjeng ay gagawa ng ganitong kasuklam-suklam na taktika, kahit na ang kasalukuyang puno ng pamilya, si Nanggang Yunfan ay hindi nagkaroon ng posibilidad na ito, kaya lang pinapunta niya si Nanggang Wenyang dito upang sunduin si Nanggang Wentian. Kung hindi, nagpadala sana siya ng malalakas na mandirigma dito para protektahan si Nanggang Wentian. Ngunit sino ang maaaring hulaan ito?
Sino ang makakaalam na si Nangong Yunjing ay magpapakalat ng mga maruruming trick, kahit na matapos ang tatlong laban ay garantisadong mangyayari. Kung ikukumpara sa kinakabahan at galit na si Nangong Wenyang, mas kalmado si Nangong Wentian, dahil kapag hinuhusgahan mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang dalawang matandang ito ay hindi naririto para pumatay, kundi para mamatay. Dahil sa inaasahan ni Nangong Wentian na talagang magpapadala ang kanyang panganay na tiyuhin ang mga makapangyarihang mandirigma para patayin siya. Gayunpaman, hindi alam ng kanyang mga kalaban na siya ay sinusundan ng isang tunay na malefic, isang brutal na hari ng demonyo na ang pangalan ay may kakayahang magpadala ng panginginig sa mga spy ng mga nasa Eastern Continent. Kayong dalawang walang hiyang matandang aso, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako ngayon? Haha, I'll give you 2 a chance, lumuhad ka ngayon at yumuko sa harapan ko hanggang sa mabusog ako. Kung gayon, maaari kong isipin na iwanang buo ang iyong mga bangkay. Biglang naging agresibo si Nangong Wentian. Ang kanyang walang basehang mapagmataas na ugali ay agad na bumulaga sa dalawang matandang ito, maging si Nangong Wenyang ay nabigla sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang pinsan, walang paraan para makatakas sila sa delikadong sitwasyon na ito, kaya bakit siya nagbitaw ng napakayabang na pananalita? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Haha, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Zhang Feng at Li Gai, na para bang ngayon lang nila narinig ang pinakanakakatawang biro sa ilalim ng langit. Umabot sa puntong halos tumulo na ang mga luha sa kanilang mga mata. Young Master Wentian, hindi ko akalain na ikaw ay naging Master of Bluff ang pagkatapos mong mawala sa pamilya Nangong ng napakatagal na panahon. Hindi napigilan ni Li Gai na matawa. Tama na, putulin mo na ang kalokohan. Li Gai, patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng nakaligtas. Ang ekspresyon ni Zhang Feng ay naging malamig sa isang iglap, pagkatapos ay binigay niya ang kanyang order. Kasabay nito, agad na naglakad si Li Gai patungo sa Nangong Wentian na may napakalakas na layunin ng pagpatay. Samantalang ang binata na nakaputi sa tabi ng target ay hindi man lang siya nilinggan. Ang isang mahinang mandirigma na tulad nito ay hindi katumbas ng oras. Little Chen, narinig mo ba ang sinabi ng matandang aso na iyon? Tumingon si Nangong Wentian kay Zhang Chen at nagtanong na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya na huwag mag-iwan ng mga nakaligtas. Tumugon si Zhang Chen ng isang mapait na ngiti. Pagkatapos, humakbang siya pasulong pagdating sa harap ni Li Gai. Nagulat si Li Gai saglit. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang sampal kay Zhang Chen at sinabing nakakatanga. Pumunta sa impyerno. Bam! Isang mapurol na tunog ng bam ang narinig mula sa pagitan ni na Zhang Chen at Li Gai, at sa loob ng ilang segundo, lumipad pabalik ang katawan ni Li Gai na may malungkot na tili. Habang hindi napigil ang lumilipad pabalik, patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Swoosh! Sa sumunod na sandali, nawala si Zhang Chen sa kanyang kinatatayuan, at sa hindi kapani-paniwalang bilis, naabutan niya si Li Gai at naghatid ng isang malakas na sipa sa tuktok ng kanyang ulo. Basag! Ang malakas na sipa ay agad na naging sanhi ng pagsabog ng ulo ni Li Gai at naging ambon ng dugo. Pagkatapos nito, ang kanyang patay na katawan ay nahulog mula sa langit. Ano? Sabay na napasigaw si na Zhang Feng at Nangong Wenyang na hindi makapaniwala. Ang biglaang pagbabago ay tumama sa magkabilang lalaki, nabigla sila sa brutal na paglapit nitong binatang hindi alam ang pinanggalingan. Talagang mabilis si Zhang Chen, napakabilis niya kaya bago pa sila makapag-react, patay na si Li Gai. Si Li Gai ay talagang walang kalaban-laban para sa kanya, wala man lang siyang kakayahang lumaban. Ito, paano ito magiging posible? Napaawang ang bibig ni Nangong Wenyang sa gulat. Hindi lang siya makapaniwala sa nakita niya. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang dala nitong binatang si Nangong Wentian. No wonder hiniling ng kanyang pinsan na tumulong ang binata sa ikatlong laban. Nang maalala niya kung paano niya kinukot siya si Zhang Chen, hindi mapigilan ni Nangong Wenyang na mapahiya. Kabanata 392 Nangong City. Ang eksena ay tila ganap na huminto, maging ang hangin ay parang nagyayelo. Parehong natakot si Nangong Wenyang at Zhang Feng sa binatang ito sa harapan nila. Siyempre, hindi magkatulad ang kanilang damdamin, si Nangong Wenyang ay natakot, may halong pagtataka,
dahil si Jiang Chen ay nasa kanyang panig. Gayunpaman, ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam para kay Zhang Feng. Naramdaman ni Zhang Feng ang panginginig ng kanyang kaluluwa, tinamaan siya ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa binatilyong ito na nakaputi, kitang-kita na niya ang paghinga ng kamatayan sa kanyang leeg. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalapit sa kamatayan sa buong buhay niya. Alam niya kung gaano kalakas ang cultivation ni Li Gai. Si Li Gai ay isang early combat soul warrior, ngunit sa kabila ng napakalakas na paglilinang na iyon, ang binatilyong ito ay talagang pinatay siya ng isang strike lang. Patuloy na sinusuri ni Zhang Feng ang binatang ito gamit ang kanyang pandama, na nagpapatunay na siya ay talagang isang peak divine core warrior, hindi kahit isang combat soul warrior. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng kanyang peak divine core cultivation, ang binatang ito ay aktwal na nakapatay ng isang early combat soul warrior na parang pumapatay siya ng langgam sa pamamagitan ng pagkurot dito. Kung hindi niya ito nasaksihan mag-isa, hindi siya maniniwala. Ikaw, sino ka? Tanong ni Zhang Feng na may nanginginig na boses. Halatang natakot siya ngayon, dahil nawala na lahat ng pagiging agresibo niya. Si Zhang Feng ay lubos na naniniwala na hindi pa niya nakilala ang binatang ito, at walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol sa taong ito. Gayunpaman, ang isang henyo na may kakayahang madaling pumatay ng isang combat soul warrior habang ang isang peak divine core warrior lamang ay dapat na isang sikat na tao. Gayunpaman, hindi lang maalala ni Zhang Feng na ang Southern Continent ay nagkaroon ng isang hindi kapani-pani walang henyo. Haha, matandang aso, iniisip mo pa bang patayin ako ngayon? Humagalpak ng tawa si Nanggang Wentian. Kahit na magpadala sila ng dalawang mid-combat soul warrior dito, magagawa pa rin silang patayin ni Jiang Chen ng walang anumang problema, lalo pa itong dalawang matandang early combat soul na lalaki. Hindi mahalaga kung sino ako. Bagay na bagay, nagawa mo ang isang bagay na hindi mapapatawad. Sabi ni Jiang Chen na may mahinahong boses habang umiiling. Sa katunayan, ang kanyang kalaban ay gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad, dahil hinding-hindi papakawalan ni Jiang Chen ang sinuman sa kanyang mga kaaway, lalo na ang mga kaaway na nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Sige, binata, tatandaan kita. Hindi lang dito magtatapos ang nangyari ngayon. Pagkatapos mag-iwan ng ilang pananakot na salita, ginalaw ni Zhang Feng ang kanyang katawan at nag-transform sa isang bakas ng liwanag, at nagsimulang lumipad sa malayo. Malinaw na nabigo siya sa misyon na ito, dahil kahit si Nanggang Yunjing ay hindi inaasahan na isang batang henyo ang sumusunod kay Nanggang Wentian. Nahaharap sa ganoong sitwasyon, ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanya ay tumakas. Higit pa rito, may pakiramdam si Zhang Feng na kahit na hindi niya matalo ang binatang ito, madali pa rin siyang makakatakas sa kanyang combat soul cultivation. Kung may nagsabi sa kanya na ang isang combat soul warrior ay hindi makakatakas mula sa isang divine core warrior, iisipin niyang kalokohan lang iyon. But too bad, totoo pala ang inaakala niyang kalokohan. Talagang malas si Zhang Feng dahil nakilala niya si Jiang Chen. Huwag kang tatakbo palayo sa akin. Nang naramdaman ni Nanggang Wenyang na si Zhang Feng ay tatakas ng madali, si Jiang Chen ay biglang sumigaw at iniunat ang kanyang braso pasulong na nagpakawala ng napakalaking dugong pulang dragon claw na bumaba mula sa langit sa itaas. Ang kuko ng dugong pulang dragon ay ganap na natatakpan ng kaliskis ng dragon at mukhang kuko ng tunay na dragon. Nagdulot ito ng mga basag na tunog at napakaraming spark habang papunta ito kay Zhang Feng. Dumagundong. Nanginginig ang kawalan na nakapaligid sa kanila dahil sa pag-atake. Ang True Dragon Palm ay naging isang hindi masisira na hula, na agad na nahuli si Zhang Feng na tumatakbo para sa kanyang buhay. Ano? Napasigaw si Zhang Feng sa gulat nang lumitaw ang sobrang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bago pa niya may palabas ang anumang hampas sa Dragon Claw, naramdaman niya kaagad ang malakas na presyon ng enerhiya na bumubulusok mula sa loob ng Dragon Claw, na pumipisil sa kanya mula sa lahat ng direksyon tulad ng naglalakihang bundok. Bam! Kahit na sa kanyang early combat soul cultivation, walang paraan na mapaglabanan niya ang napakalaking puwersang ito. Agad siyang nabagsak sa lupa mula sa humigit kumulang 30 metro sa himpapawid, dahilan para sa mukasya ng isang subo ng dugo. Basag! Basag! Ang True Dragon Palm ay nagpatuloy sa pagsunod kay Zhang Feng nang hindi nawawala,
at hindi nagtagal ay tinakpan muli ang kanyang buong katawan at pinisil siya ng isang nakamamatay na puwersa. Hindi nagtagal, nagsimulang gumawa ng mga basag na tunog ang kanyang mga buto, at nabaluktot ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Zhang Feng ang paghinga ng kamatayan sa kanyang leeg. Hindi pa siya naging ganito kalapit sa kamatayan. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na talagang natakot siya sa kamatayan. "Hindi, huwag mo akong patayin." Si Zhang Feng ay talagang natakot, at agad na nagmakaawa para sa kanyang buhay. Walang gustong mamatay, lalo na ang isang makapangyarihang combat soul warrior tulad ni Zhang Feng. Hindi naging madali para sa kanya na linangin ang kanyang kasalukuyang antas. Si Jiang Chen ay isang walang awa na tao sa tuwing kaharap niya ang kanyang mga kaaway. Ang mga salita ni Zhang Feng ay hindi man lang naantig sa kanya, ginawa lang niya ang True Dragon Palm na pisilin ng mahigpit, at kasunod ng miserableng sigaw na lumabas sa bibig ni Zhang Feng, ang matanda ay naduroj sa ambon ng dugo, at namatay ng malungkot. Matapos patayin ang dalawang matandang lalaki, bumalik si Jiang Chen sa kanyang normal na estado. O mas tama, hindi nagbago ang anyo niya. Lumaban siya gamit ang isang kamay na nakalagay sa likod niya at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Parang dalawang manok lang ang pinatay niya, hindi tao. Walang pagbabago sa kanyang emosyon. "Little Chen, lumalakas ka sa bawat araw na lumilipas, gusto ko talagang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Kung hindi, ang iyong kapatid ay agad kong gagawin pagdating sa Southern Continent." Pabirong sabi ni Nanggang Wentian. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin kung gaano siya nagpapasalamat mula sa kanyang mga salita. Nakalubog pa rin si Nanggang Wenyang sa kabila sa sobrang gulat. Dalawang mandirigma ng combat soul ang napatay sa napakadaling paraan, ang inaakala niyang isang sitwasyong nagbabanta sa buhay ay hindi seryoso. Nagdulot ito ng pakiramdam ni Nanggang Wenyang na para siyang nasa panaginip. Nanatili siyang nakatitig kay Jiang Chen na may ngiti pa rin sa mukha. Napakahirap isipin kung paanong ang inosenteng mukhang binata na ito ay naging napakabangis at brutal kapag umaatake. Hindi tulala si Nanggang Wenyang. Mula sa kalmadong ekspresyon na ipinakita ni Jiang Chen nang patayin ang dalawang lalaki, alam niya na ang binatang ito sa kanyang mid-teens ay nasanay na sa pagpatay. Huminga ng malalim si Nanggang Wenyang at naglakad palapit kay Jiang Chen. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, hindi nakilala ni Wenyang ang mount. "Tay, pasensya na sa pananakit ni Kuya Jiang sa aking mga masasakit na salita ngayon. Sana mapatawad ako ni Kuya Jiang." Nalungkot talaga si Nanggang Wenyang sa nauna niyang sinabi, gusto pa niyang maihatid ang sarili ng isang sampal, dahil may mga mata siya ngunit bigo siyang makita ang makapangyarihang tao na nakatayo sa kanyang harapan. Ang binatang ito ay isang kamanghamanghang henyo, ngunit talagang minamaliit niya ito. Talagang nahihiya siya sa kanyang inasal. "Huwag mo nang banggitin, Kuya Wenyang, nasa iisang team tayo." Tinapik ni Jiang Chen si Nanggang Wenyang sa balikat. Ang prangka na karakter ni Jiang Chen ay nagbunga ng isang matengkad na ngiti sa mukha ni Nanggang Wenyang. Ang kanyang impresyon kay Jiang Chen ay muling nagbago ng malaki, ngayon ay nagbago na ito mula sa negatibong impresyon tungo sa isang lubos na positibo. Hindi lamang iniligtas ni Jiang Chen ang buhay ni Nanggang Wentian, iniligtas din niya ang kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, tiyak na papatayin siya ng dalawang matandang iyon, pati na rin ang puting agila matapos patayin si Nanggang Wentian. Gayunpaman, kahit na ipinakita ni Jiang Chen ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas, hindi pa rin naisip ni Nanggang Wenyang na siya ay karapat-dapat na kumatawan sa pamilya Nanggang sa ikatlong laban, dahil ang makapangyarihang mandirigmang kinuha ni Nanggang Yunjeng ai tiyak na mas malakas kaysa kay Zhang Feng. Siyempre, hindi rin tinanggihan ni Nanggang Wenyang ang ideya. Hindi siya isang taong kayang gumawa ng desisyong iyon. Sa huli, ang lahat ay pagpapasya ng mga pinuno ng pamilya Nanggang. Matapos maalis ang balakid, ang tatlong lalaki ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa pamilya Nanggang ng mabilis. Matapos ang isang buong araw at gabi ng paglipad, sa wakas ay nakabalik na sila sa pamilya Nanggang. Sa pagkakataong ito, walang pumipigil sa kanila. Nanggang City, isa itong napakalaking at marilag na lungsod, at sakop nito ang circumference na mahigit 500 kilometro. Kung titingnan ito mula sa labas, ang lungsod ay puno ng matataas na tore at mga gusali,
pati na rin ang mga palasyong pinalamutian ng maganda na nagbigay ng kakaibang ganda sa buong Nangong City. Walang alinlangan, ang lungsod na ito ay maaaring ituring na isa sa mga pinakamahusay na lungsod sa Southern Continent. Sa totoo lang, matagal na ang nakalipas, ang pangalan ng lungsod ay hindi Nangong City. Ito ay pinalitan lamang ng Nangong City pagkatapos magkaroon ng kapangyarihan ang pamilya Nangong. Sa loob ng lungsod, ang pamilya Nangong ang pinakanamumuno. Sa ganitong paraan, kung ang pamilya Nangong ay casual na umutot, ang buong lungsod ay magkakagulo sa loob ng 3 araw. Maraming kapangyarihan ang naninirahan sa loob ng lungsod ng Nangong, ngunit lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilyang Nangong. Hanggat nagbigay ng utos ang pamilya Nangong, walang maglalakas loob na sumuway. Tahimik na bumaba ang 3 lalaki sa labas ng North Gate ng pamilya Nangong. Ang puting agila na sumusunod sa grupong ito ay naghiwalay na ng landas sa pagpasok sa lungsod. Little Chen, Nangong City ay nasa isang hindi mapakali na estado ngayon. Matapos hatiin ang pamilya Nangong ng aking panganay na tiyuhin, ang Nangong City ay nahati sa 2 bahagi. Ang mga taong malapit sa South Gate ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, habang ang North Gate ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng pamilya Nangong. Gayunpaman, dahil nasa kritikal na panahon tayo ngayon, para sa mga layuning pangkaligtasan, mas mabuting manatiling mahinahon at maglakad sa lungsod. Ang priority natin ay ang makauwi. Paliwanag ni Nangong Wentian. N. Tumango si Jiang Chen. Sa katunayan, sa pagdating nila sa lungsod, naramdaman niya ang hindi mapakali na kapaligiran sa loob ng lungsod. Ang maringal at marilag na lungsod na ito ay hindi kasing tahimik ng tila, malakas ang undercurrent. Tumigil nga kayong 3 dyan. Kailangan mong magbayad ng entrance fee. 6 na matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa magkabilang gilid ng North Gate. Nang makita nila si Jiang Chen at ang 2 pa, agad nilang pinigilan ang mga ito. Bulag ka ba? Lumakad pasulong si Nangong Wenyang at sinigawan ang pinuno ng mga gwardya. Ngayon lang nakita ng guard kung sino ang lalaking sumigaw sa kanya. Agad siyang natakot at lumuhod sa lupa. Hindi ko alam na si Young Master Wenyang yun, patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Puno ng pawis ang katawan ng gwardya. Siya ay pinuno lamang ng isang maliit na grupo ng mga gwardya ng pamilya Nangong. Kumpara kay Nangong Wenyang na isa sa mga henyo ng pamilya, siya ay wala. Amph! Nangong Wenyang coldly heromphed. Pagkatapos noon, gumawa siya ng malugod na kiluski na Jiang Chen at Nangong Wentian, pagkatapos ay inakay ang 2 lalaki sa lungsod. Nakaluhod ang lahat ng mga gwardya na nakayuko, kaya wala ni isa sa kanila ang nakakita na si Nangong Wentian ay isa sa mga lalaking dumating. Kung hindi, baka matakot pa sila, dahil ang batang panginoon ng pamilya Nangong ay isang buhay na kayang gawin ang anumang gusto niya sa Nangong City. Little Chen, yan ang mga bantay ng pamilya Nangong. Kita nyo, hindi lamang ang Nangong City ay isang maunlad na lungsod, sa ating proteksyon, ito rin ay talagang ligtas na tirahan. Ang mga nakatira sa loob ng lungsod ay hindi kailangang magbayad ng mga bayad sa pagpasok, ngunit para sa mga tagalabas, kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na halaga kung nais nilang bisitahin ang lungsod. Paliwanag ni Nangong Wentian, sa Nangong City, ang pamilya Nangong ang tunay na emperador, walang sino man ang maaaring sumuway sa kanilang mga alituntunin. Kabanata 373 Nangong Yunfan. Talagang mayaman ang pamilya mo. Hindi napigilan ni Jiang Chen na magkomento. Isinasantabi ang lahat ng iba pang kita, ang entrance fee lang na kinukolekta nila araw-araw ay sapat ng malaki para malaglag ang maraming panga. Kahit na isang mortal restoration pill lang ang nakolekta nila bawat tao, ang halaga ay hindi kapanipaniwala pa rin. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa Southern Continent, hindi mabilang na mga tao ang bumisita sa Nangong City araw-araw, at ang mga magsasaka na maaaring manirahan sa lungsod na ito ay pawang mga taong may katayuan at malakas na lakas. Talagang mahirap para sa mga normal na tao na makahanap ng matutuluyan sa Nangong City. Ang pag-iral ng pamilya Nangong ay nagbigay daan kay Jiang Chen na masaksihan kung ano ang hitsura ng isang lokal na despot. Ang isang napakalaking pamilya na tulad nito ay hindi kailanman nagkukulang sa mga mapagkukunan. Dahil mayroon silang hindi kapanipaniwalang lakas, dahil sila ang pinakahuling pinuno ng rehiyong ito, nagpasya sila kung ano ang gumagana dito.
Siyempre, walang nang ahas na tumanggi na magbayad ng entrance fee. Bilisan na natin at bumalik na tayo sa bahay ko. Binilisan ni Nanggang Wentian ang kanyang lakad. Ang tatlong lalaki ay tumatakbo ng napakabilis sa pangunahing kalye ng Nanggang City, na nagdadala ng malakas na hangin saan man sila dumaan. Maraming tao ang nakakaramdam ng malakas na hangin na umiihip patungo sa kanila, na naging sanhi ng kanilang pagsuray-suray. Halos wala silang makitang mga lalaking dumaan, pero dahil sa sobrang bilis nila, wala talagang makakakita kung sino sila. Ang tirahan ng pamilya Nanggang ay matatagpuan sa gitna ng Nanggang City. Isa itong malaking asyenda na sumasakop sa mahigit 50 kilometrong lupain. Itong Nanggang Family Manor lang ang sumasakop sa halos 10% ng buong Nanggang City. Sa loob ng tirahan ng pamilya Nanggang, makikita sa lahat ng dako ang matataas na tore at magagandang palasyo. Ang buong lugar ay napuno ng marangya at marilag na kapaligiran. Ito ay isang ipinagbabawal na lupain sa loob ng lungsod ng Nanggang, at walang ordinaryong lalaki ang pinayagang makapasok sa lugar na ito. Ngunit ngayon, ang kapaligiran sa loob ng pinakamalaking manor sa Nanggang City ay medyo madilim, dahil ang pamilyang Nanggang na ito ay hindi na ang parehong pamilya ng Nanggang. Dahil umalis na si Nanggang Yunjeng at nahati ang pamilya, hamina ang kabuoang lakas, at palaging may mga salungatan sa loob. Ang paparating na salungatan ay magpapasya pa nga sa kinabukasan at kaligtasan ng malaking pamilyang ito. Ang balita tungkol sa tatlong tunggalian na iminungkahi ni Nanggang Yunjeng ay kumalat sa lahat ng dako. Sa ngayon, ang buong pamilya Nanggang ay nasa mababang loob. Lahat sila ay naghihintay sa pagbabalik ng kanilang young master, dahil para sa duel na ito, ang kanilang young master ay sasali sa pinakamahalagang laban. Buntong hininga. Nagtataka ako kung saan nagpunta ang young master, at matagal siyang nakabalik. Talaga, malapit na ang tunggalian, at kung hindi makabalik ang young master sa tamang panahon, aagawin ni Nanggang Yunjeng ang posisyon ng punong pamilya ng may matuwid na dahilan. Baka matatalo pa rin tayo kahit sa pagbabalik niya. Ang pamilya Nanggang ay nahaharap sa isang tunay na banta sa pagkakataong ito, si Nanggang Wenyen ay nakalusot pa sa larangan ng combat soul. Maliban kung nakalusot din ang young master, hindi niya makakalaban si Nanggang Wenyen. Kuwit. Ang lahat sa loob ng pamilya Nanggang ay pinag-uusapan ang kanilang young master. Marami sa kanila ay wala pa ring ideya na ang Profound River Palace ay kasangkot sa panloob na labanang ito, ngunit dahil si Nanggang Yunjeng ay gumawa ng napakaraming ingay sa pagkakataong ito, malinaw na siya ay handa at nakatuon na makuha ang kanyang nais. Dahil dito ay nag-alala silang lahat sa kinabukasan ng pamilya Nanggang. Tingnan mo, sa tingin ko ito ay ang young master. Biglang may sumigaw sa gulat. Maraming tao ang agad na nagtaas ng ulo at tumingin sa langit sa itaas ng pamilya Nanggang. Ang nakita nila ay tatlong lalaking lumilipad patungo sa pangunahing palasyo ng pamilya Nanggang. Isa sa kanila ay si Nanggang Wenyang, na kilala ng marami sa mga tao rito. Ang lalaking nasa gitna ay isang binata na nakasuot ng berdeng damit, may gwapong mukha at may kahangahangang katawan. Kahit na ang lalaking ito ay matagal nang wala sa kanilang pamilya, makikilala pa rin nila ito sa isang iglap, dahil siya ang kanilang binata, na hinihintay ng lahat. Your master talaga, dumating siya dito sa tamang oras. Pero, sino ang binatang nakaputing damit sa tabi niya? Bakit hindi ko nakita ang lalaking iyon dati? Sigurado akong kaibigan siya ni Young Master, malamang nakilala niya ang lalaking ito noong naglalakbay siya. Pero, hindi naman ganoon kalakas ang cultivation ng lalaking ito. Totoo, ngunit ang cultivation ng Young Master ay nasa peak Divine Core Realm lang, hindi pa siya nakakapasok sa Combat Soul Realm. 14 na araw na lang tayo mula sa tunggalian, at kung hindi na makakapasok ang Young Master sa Combat Soul Realm noon, hindi siya makakalaban ni Nanggang Wenyen. Gayunpaman, mahirap talagang makapasok sa Combat Soul Realm sa maikling panahon. Sai, naniniwala akong maliit lang talaga ang pag-asa natin ngayon. Kuwit. Ang pagbabalik ni Nanggang Wentian ay nagpasigla sa espiritu ng maraming tao, ngunit sa parehong oras, ang kanyang paglilinang at lakas ay nagpapahina sa kanila. Kahit na inaasahan na nila ang posibilidad na ito, sinaktan pa rin sila nito ng pagkabigo. Marami sa kanila ang nawala ng pag-asa sa laban na lalaban sa 14 na araw.
Nang hindi naabala ng sinuman, dumating si Nanggang Wentian sa pangunahing palasyo ng pamilya Nanggang. Sa ngayon, may 12-12 tao ang nagtipon sa loob ng palasyo. Lahat sila ay makapangyarihang mandirigma ng pamilya Nanggang, at ang pinakamahinang mandirigma na kwalipikadong lumahok ay mga mandirigma ng Early Combat Soul. Papa, bumalik ako. Pagpasok sa palasyo, agad na tinawag ni Nanggang Wentian ang isang lalaking matangkad at matipuno ang katawan na nakaupo sa harapan. Ang lalaking ito ay mukhang nasa edad 40, at nakasuot siya ng bird-adong damit. Ang kanyang buhok ay makapal at magulo, at ang kanyang mga mata ay matalas, tulad ng kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang mapagmataas na tingin. Ang mapagmataas na lalaking ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang puno ng pamilya, si Nanggang Yunfan. Wentian, sa wakas nakabalik ka na. Tumiwanag ang mukha ni Nanggang Yunfan nang makita ang kanyang anak, habang ang tensyon na ekspresyon sa mga mukha ng iba ay naging medyo nakaka-relax. Anuman ang mga bagay, sa wakas ay nakabalik na ang kanilang young master. Wentian, ito ang pinakamahalagang lugar ng pamilya Nanggang, paano ka magdadala ng estranghero dito? Biglang nagtanong ang isang matandang lalaki sa mid-combat soul realm. Ang matandang ito ay mukhang mga 80 taong gulang, at bagaman siya ay may payat na katawan, ang aura na lumalabas sa kanyang katawan ay talagang nakakatakot. Ang kanyang pangalan ay Liang Zui, siya ay isang matandang lalaki na sumunod sa lolo ni Nanggang Wentian habang siya ay nagtatayo ng imperyo ng pamilya Nanggang. Bagamat hindi Nanggang ang kanyang apelyido, mayroon pa rin siyang mataas na posisyon sa pamilya Nanggang. Maging si Nanggang Yunfan ay kailangang bigyan siya ng mukha. Itay, mga tito at mga nakatatanda, ipapakilala ko kayo. Kapatid ko ito, nakilala ko siya habang naglalakbay ako sa labas. Ang pangalan niya ay Jiang Chen, at pumunta siya rito para tulungan tayo. Ipinakilala ni Nanggang Wentian si Jiang Chen sa kanila. Tulungan mo kami, Wentian, nagbibiro ka ba sa akin? Alam ni Uncle Tu na mahilig kang magbiro mula pa noong bata ka pa. Pabirong sabi ng isa pang matanda. Ito ay isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at balbas, at siya ay nakaupo doon na may magalang na hitsura. Ang kanyang upuan ay kahanay ng upuan ni Nanggang Yunfan, at mula rito, masasabi kung anong uri ng posisyon ang hawak niya sa pamilya Nanggang. Higit pa rito, ang matandang ito ay may talagang malakas na paglilinang, siya ay isang late combat soul warrior. Ang kanyang pangalan ay Tu Yi, at ang kanyang palayaw ay Thousand Hand Butcher. Isa siya sa mga matatandang sumunod sa lolo ko noong itinayo niya ang kanyang imperyo. Ang lalaking ito ay may napakahalagang posisyon sa aming pamilya. Sinabi ni Nanggang Wentian kay Jiang Chen ang tungkol sa matandang ito sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Tahimik na tumango si Jiang Chen sa kanyang ulo. Bagamat hindi Nanggang ang apelyido ng lalaking ito, tulad nga ng sinabi ni Nanggang Wentian, ang kanyang posisyon sa pamilya ay talagang pinakamataas. Wentian, humingi ka ng tulong sa isang Divine Core Junior, hindi mo ba iniisip na ito ay masyadong bata? Madali kaming makakahanap ng libu-libong lalaking tulad niya sa aming pamilya. Sabi ni Liang Zui, may sarkastikong tono ang kanyang sinabi. Actually, hindi lang siya, sabay-sabay nang umiti ang lahat ng lalaki sa eksena. Maliwanag, naramdaman din nila na ang pagkuha ng isang mahinang katulong ni Nanggang Wentian ay isang parang bata. Nang makita ang nangyayari, hindi napigilan ni Jiang Chen na mapabuntong hininga, dahil agad siyang naging sentro ng atensyon sa pagdating. Wala siyang ideya kung bakit nagkakaganito ang grupo ng matatandang lalaki, kababalik lang ng kanilang young master, kaya dapat ay tanungin man lang nila ang kanilang young master tungkol sa kanyang paglalakbay. Bakit basta na lang nila ituturo ang kanilang mga daliri sa isang tagalabas? Punong pamilya, mga matatanda, mangyaring huwag maliitin ang kapatid na si Jiang Chen. Sa aming pagbabalik, kung hindi dahil kay Kuya Jiang Chen, kami ni Kuya Wentian ay patay na sa ngayon. Mabilis na nag-voice out si Nanggang Wenyang. Iniligtas ni Jiang Chen ang kanyang buhay, kaya kinailangan niyang tumayo at magsalita para sa kanya. Higit pa rito, si Jiang Chen ay isang taong may tunay na kakayahan, hindi isang taong nagtataglay ng hindi pinagkakakita ang reputasyon. Anong nangyari? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nanggang Yunfan, at lumingon siya kay Nanggang Wenyang at nagtanong.
punong pamilya, sa tingin ko kilala mo sina Zhangfang at Li Gai, pareho silang nagtatrabaho sa panganay na tiyuhin. Pagkatapos kong sunduin si Kuya Wentian, hinarang kami nila pauwi, pinapunta sila ng panganay na tiyuhin para patayin si Kuya Wentian, dahil basta patay na siya, pwede na lang nilang i-cancel ang tunggalian. Hindi nang ahas na itago si Nangang Wenyang, at sinabi sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Ano? Ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagsigaw ng lahat sa palasyo sa gulat. Kasuklam-suklam. Ang Nangang Yunjeng na ito ay talagang kasuklam-suklam na tao. Siya ay mula rin sa pamilyang Nangang, kaya bakit siya gumagamit ng mga kasuklam-suklam na taktika? Yung anak sa labas. Nagkasundo na kami sa tunggalian, bakit gusto pa niyang magpakalat ng ganoong masamang balak? Kung patay na si Wentian, kailangan nating magtalaga ng bagong young master, at si Nangang Wenyan lang ang karapat dapat na maging susunod na young master. Anong plano? Napakasamang plano. Mukhang masyado tayong naging pabaya, dapat nagpadala pa tayo ng mas malalakas na mandirigma para sunduin si Wentian. Ngunit, hindi lang namin inaasahan na gagamit si Nangang Yunjeng ng ganitong kasuklam-suklam na diskarte. Kuwit. Gawa talaga lahat ng tao sa palasyo, galit na galit dahil sa ginawa ni Nangang Yunjeng. Pumayag na sila sa tatlong laban, pero gusto pa rin niyang patayin ang kanilang young master. Ito ay isang hindi kapani-pani walang maruming trick. At pagkatapos, nagpatuloy si Nangang Yunfan sa kanyang tanong. Kasabay nito, ibinato niya ang kanyang tingin kay Jiang Chen, na para bang may nahulaan siya. Si Kuya Jiang Chen ang nagligtas sa atin, pinatay niya si Zhangfang at Li Gai. Sinabi ni Nangang Wenyang sa lahat ang nangyari. Ang sinasabi mo, sa kanyang late divine core cultivation, napatay niya ang dalawang early combat soul warrior. Dalawang maliwanag na sinag ang bumaril mula sa mga mata ni Liang Zui. Hindi siya nag-iisa, nagbago rin ang paraan ng pagtingin ng lahat kay Jiang Chen. Kung talagang pinatay ni Jiang Chen ang parehong combat soul warriors sa pamamagitan lamang ng kanyang divine core cultivation, ito ay isang kamanghamanghang tagumpay. Kasi, hindi lang niya natalo, pinatay pa niya. Matapos makapasok sa combat soul realm kahit na hindi sila kalaban para sa kanilang kalaban, dapat pa rin silang makatakas ng madali. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Zhangfang at Li Gai na gawin yun, at pinatay sila ng isang Divine Core Junior. Sa katunayan, hindi ito nangangahulugan na sila ay mahina, nangangahulugan lamang ito na ang binatang ito ay hindi kapani-pani walang malakas. Ikinaway ni Nangang Yunfan ang kanyang manggas, at sa loob ng ilang segundo, tatlong malaking upuan ang lumitaw sa palasyo. Mahal na pamangkin na si Jiang Chen, mangyaring maupo ka. Iniunat ni Nangang Yunfan ang kanyang braso at nagsagawa ng malugod na kilos. Sa pangunahing palasyo ng pamilya Nangang, isang malaking karangalan ang makatanggap ng upuan na ibinigay mismo ng family chief. Kabanata 374 Patnubay. Nagbago ang saloobin ni Nangang Yunfan kay Jiang Chen, at binigyan pa niya ng paggamot si Jiang Chen na nakalaan lamang para sa mga espesyal na panauhin. Gayunpaman, walang naramdamang kakaiba tungkol dito, dahil wala silang pagdududa sa mga salita ni Nangang Wentian at Nangang Wenyang. Ang lalaking ito ay isang henyo na pumatay ng dalawang mandirigma ng combat soul sa pamamagitan lamang ng isang divine core cultivation. Ang kahangahangang talento na ito lamang ang naging sulit para sa pamilya Nangang na subukan at talikuran siya. Higit sa lahat para kay Nangang Yunfan, na iligtas ni Jiang Chen ang buhay ng kanyang anak. Ito lang ay higit na sapat na para mabago niya ang kanyang ugali. Salamat, punong Nangang. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamao patungo kay Nangang Yunfan, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kaba, pagkatapos ay umupo sa upuan kasama si Nangang Wentian at Wenyang na may kalmadong tingin at isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang ganitong saloobin lamang ay naging sanhi ng maraming tao na tahimik na tumango ng kanilang mga ulo. Ang lugar na ito ang pinakamahalagang lugar sa loob ng pamilya Nangang, at maging ang mga henyo mula sa kanilang sariling pamilya ay masindak kapag nakikita ang napakaraming pinuno na nagtitipon. Gayunpaman, si Jiang Chen ay may perpektong kalmado na saloobin, ito ay isang walang malasakit na pag-uugali na nagmula sa kanyang kaluluwa, isa na imposibleng harapin. Jiang Chen, nailigtas mo ang aking anak, at nangangahulugan yun na ako, si Nangang Yunfan ay may malaking utang na loob sa iyo.
Wen Tian, sa palagay ko ay nasabi na sa iyo ni Wen Yang ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon, 14 na araw na lang ang natitira bago ang tunggalian, at sa iyong kasalukuyang pagtatanim ay hindi ka makakapantay ni Nangang Wen Yan. Inilipat ni Nangang Yunfan ang usapan sa pinakamahalagang paksa, ang pangunahing sitwasyon na kinakaharap ngayon ng pamilya Nangang, ang tunggalian na gaganapin sa 14 na araw, dahil ang tunggalian na ito ang magpapasya sa kaligtasan ng pamilya Nangang. Hindi lang si Nangang Yunfan, ang puso ng lahat dito ay napuno ng pag-aalala, lalo pa nang malaman ang tungkol sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Nangang Wen Tian. Ayon sa isang pinagkakatiwalaang source, ang bastard na si Nangang Yunjing ay nakipagtali sa Profound River Palace, at malaki ang posibilidad na ibinulgar niya ang sikreto ng pamilya sa kanila, at ginamit iyon bilang pain para masangkot ang Profound River Palace. Sabi ni Thousand Hand Butcher Tui na nakakunot ang nuo. Upang makuha ang posisyon ng punong pamilya, hindi man lang nag-atubili si Nangang Yunjing na labagin ang panuntunang itinakda ni Kuya Nangang, napakadugong tanga. Si Liang Zui ay isang mainit na ulo. Bilang isa sa mga lalaking sumunod sa lolo ni Nangang Wen Tian, itinuring niya ang pamilya Nangang bilang kanyang sarili, tulad ni Tui. Pareho nilang tinuring ang lahat ng mga inapo ng pamilya Nangang bilang kanilang sariling mga apo, at tumulong pa sila sa pagpapalaki kay Nangang Wen Tian noong siya ay bata pa. Ibinigay na nila ang lahat sa pamilyang ito, at wala na ang kanilang kuya, mayroon na silang pananagutan na protektahan ang imperyo ng pamilya Nangang, at hindi nila maaaring hayaang gumuho ito sa harap nila. Ang 100 taong gulang na pamilyang Nangang, ang kaluwalhatiang iniwan ng aking ama, hinding-hindi ko mapapayagan na mahulog ito sa mga kamay ng ilang masasamang tao. Sa makatuwid, kailangan nating manalo sa labanang ito. Naikuyom ng mahigpit ni Nangang Yunfan ang kanyang kamao. Kung ang imperyo ng pamilya Nangang ay nawasak habang nasa kanyang mga kamay, makararamdam siya ng kahihiyan sa kanyang ama kahit sa kamatayan. Napagkasunduan namin ang 3 laban kay Nangang Yunjing. Si Wen Tian ay lalaban kay Wen Yan, si Yunfan ay lalaban kay Yunjing, ang 2 laban na ito ay nakumpirma na. Para sa 3rd laban, sigurado akong mag-iimbita si Nangang Yunjing ng isang mahusay na mandirigma mula sa Profound River Palace, ngunit para sa amin, hindi pa rin kami nakakapagmulta ng sinumang angkop na katulong. May nagsabi, Tay, hayaan na lang na kumatawan si Little Chen sa aming pamilya sa 3rd laban. Sabi ni Nangang Wen Tian, kalokohan, saway ni Nangang Yunfan. Wen Tian, ito ay isang labanan na magpapasya sa kaligtasan ng aming pamilya Nangang, at kahit na si Jiang Chen ay nagtataglay ng ilang kamanghamanghang kakayahan, sa palagay ko ay hindi siya karapat-dapat na lumaban sa 3rd laban. Sa karakter ni Nangang Yunjing, sigurado akong mag-iimbita ng late combat soul warrior. Hindi ba sa tingin mo ay katarantaduhan ang gawing kinatawan tayo ni Jiang Chen? Idinagdag ni Liang Zui habang ang lahat ng iba pang mga lalaki ay umiiling. Iisa ang kanilang mga opinyon patungkol dito, pambata lang ang mungkahi ni Nangang Wen Tian. Ang paghiling sa isang batang Divine Core Warrior na kumatawan sa pamilya Nangang sa tunggalian, ito ay magpapagulong-gulong sa sahig sa kanilang mga kalaban sa kakatawa. Ngunit nang may sasabihin pa sana si Nangang Wen Tian, narinig niyang sinabi sa kanya ni Jiang Chen sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense, Brother Nan, huwag nang magsalita pa. Nang marinig ang sinabi ni Jiang Chen sa kanya, kahit na si Nangang Wen Tian ay may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, tumigil siya sa pagsasalita. Malinaw ang kasalukuyang sitwasyon, sa kultibasyon na mayroon si Jiang Chen ngayon, imposible para sa kanya na kumbansihin ang mga pinunong ito na hayaan si Jiang Chen na kumatawan sa kanilang pamilya. Higit pa rito, nagpa siya si Jiang Chen na maghintay at tingnan kung ano ang nangyari, at nagplano lamang na gumawa ng desisyon bago ang huling sandali. Sinabi ni Nangang Yunjing na maaari lamang kaming mag-imbita ng isang tagalabas upang tulungan kami. Sa aking opinyon, maaari nating hayaan si Elder Tu na lumahok sa laban na ito. Kahit na si Elder Tu ay isang kagalang-galang na elder ng aming pamilya, ang kanyang apelyido ay hindi Nangang, kaya sigurado akong hindi kami lalabag sa anumang mga patakaran. Tama, si Elder Tu ay isang mabigat na mandirigma na may late combat soul cultivation, at kung makakatawan tayo ni Elder Tu, sigurado akong magkakaroon tayo ng pag-asa. May nagmungkahi, dahilan para mapatingin ang lahat kay Elder Tu.
Isa lang akong matanda na handang ibigay ang lahat ng nakuha ko sa pamilya Nanggang, ngunit kung makakaisip tayo ng ideyang ito, sigurado akong inaasahan na rin ito ni Nanggang Yunjeng. Maraming makapangyarihang mandirigma sa Profound River Palace, at marahil kahit ako ay mahihirapang talunin ang lalaking inimbitahan ni Nanggang Yunjeng. Umiling si Tui. Sa palayaw na Thusandhan Butcher, malinaw na isa siyang makapangyarihan at brutal na tao. Gayunpaman, dahil ang laban na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng pamilya Nanggang, kailangan din niyang maging maingat sa paggawa ng desisyon. Kahit na si Tui ay isang mabigat na mandirigma, hindi pa niya naabot ang yugto kung saan maaari niyang talunin ang bawat mandirigma sa ilalim ng Combat King Realm. Kung ikukumpara kay Nanggang Yunfan, ang kanyang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa. Sa katunayan, ang Profound River Palace ay isang lugar na puno ng malalakas na mandirigma, at marami sa kanila ang madaling talunin siya. Kung ang Profound River Palace ay talagang nakatuon na tulungan si Nanggang Yunjeng, maaari pa silang magpadala ng isa sa mga mandirigmang iyon na madaling talunin si Tui. Uncle Tu, kung wala kaming mahanap na mas mahusay na kandidato, sana ay matulungan mo kami. Ikinulong ni Nanggang Yunfan ang kanyang kamao kay Tui habang nagsasalita siya. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, si Tui ang pinakamahusay na kandidato para sa ikatlong laban. At least, lalaban siya with all his effort. Magtiwala ka, Yunfan, paprotektahan ko ang pamilya Nanggang kahit na ang kabayaran ng sarili kong buhay. Gayunpaman, kung maaari naming manalo sa unang dalawang laban, na magiging pinakamahusay na senaryo, maaari naming laktawan ang pangatlo. Sabi ni Tui, kami ng aking panganay na kapatid ay halos magkapareho sa lakas, at hindi madali para sa amin na talunin ang isa't isa. Gayunpaman, para sa kapakanan ng aming pundasyon, lalaban ako sa lahat ng nakuha ko. At hindi rin magiging madali para sa kanya na talunin ako. Ang susi ay nasa Wentian ngayon. Sabi ni Nanggang Yunfan. Sa sandaling ito, ibinato ng lahat ang kanilang mga tingin kay Nanggang Wentian. Parehong mahalaga ang tatlong laban, ngunit ang laban ni Nanggang Wentian ang susi. Ang hirap talaga, although may kahangahangang talento si Wentian, nasa peak Divine Core Realm lang siya. Kapwa sila ni Nanggang Wenyen ay lumaki ng magkasama at nakatanggap ng magkatulad na halaga ng mga mapagkukunan, at ang kanilang mga talento ay halos magkapareho. Ngayon, nakapasok na si Nanggang Wenyen sa Combat Soul Realm, at maliban na lang kung makakalusot si Wentian sa Combat Soul Realm bago ang labanan, matatalo na siya nang hindi na kailangang lumaban. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Liang Zui habang nagsasalita. Hindi niya minamaliit si Nanggang Wentian, ngunit isang katotohanan na may gap sa pagitan ng mga binata. Ang pagpasok sa Combat Soul Realm mula sa Divine Core Realm sa loob ng 14 na araw, ito ay isang bagay na halos imposibleng gawin. Kahit na mabigyan siya ng mga mamahaling tabletas, mahihirapan pa rin siyang makalusot sa malaking puwang na ito. Higit pa rito, ang paglusot sa tulong ng isang panlabas na kadahilanan ay magbibigay sa pundasyon ni Nanggang Wentian ng isang seryosong banta. Gayun din, sa tulong ng mga tabletas, ang kanyang paglilinang ay hindi magiging matatag, at pagkatapos ay tiyak na hindi siya mapapantayan ni Nanggang Wenyen. Wentian, kumusta ang pag-unlad mo kasama ang iyong kasanayan sa 10,000 Everlasting Elephants? Tanong ni Nanggang Yunfan. Nahanap mismo ni Nanggang Wentian ang kasanayang ito, hindi ito kasanayang nagmula sa pamilya Nanggang. Naabot ko na ang bottleneck, at plano kong pumasok kaagad sa liblib na paglilinang. Kapag nalampasan ko na ang bottleneck na ito, madali na akong makakalusot sa Combat Soul Realm. Sagot ni Nanggang Wentian. And, Wentian, huwag mong ipilit ang sarili mo. Ang tamang paraan ng paglinang ay ang pagsulong sa maayos na paraan, hakbang-hakbang. Minsan, magiging mas mahirap na masira kung mas gusto mo ito. Paglilinang lamang na may kapayapaan sa isip, pwede ka nang umalis. Sabi ni Nanggang Yunfan sa malambing na boses. Bagamat kailangan niyang harapin ang malaking pressure ngayon, ayaw niyang ipasa ang pressure na ito sa sarili niyang anak. Ang kanyang hiling para kay Nanggang Wentian na makalusot sa Combat Soul Realm bago ang tunggalian ay mas malakas kaysa sa sinumang iba pa, ngunit alam din niya na ang pagdiin sa kanyang anak ay hindi makakatulong sa kanya sa paglusob. Dad, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigwin. Tumayo si Nanggang Wentian at yumuko sa lahat ng nasa palasyo, saka tumalikod at umalis.
Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamao patungo kay Nanggang Yunfan, pagkatapos ay mabilis na sinundan si Nanggang Wentian. Sigh. Maraming buntong hininga ang maririnig mula sa palasyo. Sa totoo lang, alam ng lahat ng mga pinunong ito ang isang bagay, sa pagkakaroon ng ganoong lakas sa kanyang edad, si Nanggang Wentian ay sa katunayan ay isa sa mga piling tao sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, hindi ito sapat para sa sitwasyong ito. Sa totoo lang, mas alam ni Nanggang Yunfan kaysa sa iba na ang dahilan kung bakit hindi pa rin nakakalusot si Nanggang Wentian sa Combat Soul Realm ay dahil sa 10,000 Everlasting Elephants na kasanayan. Ito ay talagang isang malakas na kasanayan, ngunit sa parehong oras, ito ay talagang mahirap na linangin. Habang lalo pang nilinang ni Nanggang Wentian ang kasanayang ito, lalo itong nagiging matigas, at maaari siyang maipit sa isang bottleneck sa mahabang panahon. Kung nililinang ni Nanggang Wentian ang mga ordinaryong kasanayang iyon mula sa pamilya Nanggang, sa kanyang talento, nakapasok na siya sa Combat Soul Realm, at magiging mas malakas kaysa kay Nanggang Wenyan. Ngunit parehong alam ni Nanggang Wentian at Nanggang Yunfan na kapag nililinang ang kasanayang 10,000 Everlasting Elephants, ang mga tagumpay ni Nanggang Wentian sa hinaharap ay magiging lubhang kamangha-mangha. Ito ay isang kasanayan na maaaring magpalakas sa kanya sa isang advanced na yugto, at sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang umasa si Nanggang Yunfan na makakalusot si Nanggang Wentian sa loob ng 2 araw na ito. Isang tahimik na patio na puno ng magagandang bulaklak, ito ang lugar kung saan nakatira si Nanggang Wentian. Bagamat medyo matagal na siyang hindi nakakapunta rito, ganoon pa rin ang mga kasangkapan at mga dekorasyon. Araw-araw, pumupunta rito ang mga katulong upang tiyaking malinis ang lugar. Sigh. Si Nanggang Wentian ay nakatayo mismo sa gitna ng looban at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Alam niya kung ano ang kanyang problema, ngunit hindi naging madali para sa kanya na lampasan ang kanyang kasalukuyang bottleneck. Brother Nan, I circulate ang iyong 10,000 Everlasting Elephant skill, hayaan mo akong makita ang iyong bottleneck. Biglang sabi ni Jiang Chen. Ang mga salita ni Jiang Chen ay naging sanhi ng pagliwanag ng mga mata ni Nanggang Wentian. Ngayon lang niya napagtanto na itong mga lalaking katabi niya ay isang lalaking kayang makamit ang lahat. Bagamat ang lalaki ay mga 17 taong gulang lamang, siya ay isang tao na dalubhasa sa lahat ng bagay. Mga kasanayan sa paglilinang, mga kasanayan sa pakikipaglaban, mga forma sayon, alchemy, mga sandata sa pakikipaglaban, tila walang bagay na hindi pinagkadalubhasaan ng lalaking ito. Isa itong tunay na walang katulad na halimaw. Sa karanasan ni Jiang Chen, marahil ay maaari siyang magbigay ng tulong kay Nanggang Wentian. Kabanata 395 Pagbibigay ng pagtulong. Sige, agad namang tumango si Nanggang Wentian. Hindi siya magdadalawang isip na ilantad ang lahat ng kanyang mga sekreto kay Jiang Chen dahil lubos siyang nagtitiwala kay Jiang Chen. Alam din niya na hindi nakawi ni Jiang Chen ang kasanayang ito mula sa kanya dahil ang kasanayang nililinang ni Jiang Chen ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa isang iglap, nagsimulang ayusin ni Nanggang Wentian ang kanyang anyo. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na enerhiyang yuan mula sa kanyang katawan. Ang kanyang damit at buhok ay nagsimulang lumipad, at isang manipis na layer ng gintong liwanag ang tumakip sa kanyang katawan. Kasunod ng paglitaw ng gintong liwanag, nagsimulang magbago ang enerhiya ni Nanggang Wentian. Sa una, ang gininto ang liwanag ay matulin at mabangis, ngunit dahan-dahan, ang kanyang aura ay nagsimulang maging mabigat bilang isang napakalaking bundok. Habang tumataas ang kanyang enerhiya, nagsimulang manginig ang buong courtyard dahil sa napakalaking enerhiya. Pagkatapos noon, nagsimulang tumulo ang isang sinaunang parang aura mula sa kanyang katawan. Tumingin si Jiang Chen kay Nanggang Wentian sa paraang nagsusuri ng hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Anong mystical skill, talagang may dala itong sinaunang aura, na para bang minana ito sa sinaunang panahon. Mukhang may nahanap na talagang kamangha-mangha si Kuya Nan. Ang kasanayang ito ay may malaking kapangyarihan, at maaari nitong patuloy na mapataas ang kanyang kakayahan, na magbibigay sa kanya ng walang limitasyong hinaharap. Si Jiang Chen ay patuloy na pinupuri ang kasanayang ito sa loob. Noong una, inakala niya na ang cultivation skill ni Nanggang Wentian ay isang ordinaryong skill lang sa Saint Origin Realm, at ito ay halos isang mataas na ranggo na skill.
Gayunpaman, sa paghusga sa kung ano ang nararamdaman niya ngayon, ito ay isang hindi pangkaraniwang kasanayan. Kapatid na Nan, ilabas mo ng buo ang iyong kakayahan, huwag magpigil ng anuman, ipakita mo sa akin ang lahat ng iyong lakas. Sigaw ni Jiang Chen. Ang kanyang boses ay parang malakas na kulog na tumatama sa tainga ni Nan Gangwentian, dahilan para agad na umindayog ang katawan ni Nan Gangwentian. Naiintindihan. Nan Gangwentian ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at sumagot. Wala siyang ideya na ang nangyayari sa kanya ngayon ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao, tumatanggap ng patnubay mula sa dating pinakadakilang santo sa ilalim ng langit. Ito na lang ang pinakamaswerteng araw sa buhay niya sa ngayon. Buzz. Ang enerhiya ni Nan Gangwentian ay nagsimulang manginig, at ang ginintuang liwanag na tumagas mula sa kanyang katawan ay naging mas makapal, na parabang ito ay gawa sa purong ginto at ganap na tumigas. Awo! Sa wakas ay pinakawalan ni Nan Gangwentian ang kanyang lakas sa pinakamataas na antas na maaari niyang makakaya. Isang malalim na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang katawan, at kasabay nito, isang 30 metrong taas na gintong elepante ang lumitaw sa kanyang likuran. Kahit na ito ay isang ilusyon lamang na imahe, ito ay tila napaka-mystical sa mga mata ni Jiang Chen. Ang katawan ng ilusyonaryong elepante na ito ay ganap na natatakpan ng gininto ang kaliskis, at matutulis na spike ang makikita sa buong mahabang puno nito. Mayroon itong dalawang mahahabang pangil na parang isang pares ng makapangyarihang mga talim, at ito ay mukhang napaka-tallest at napakatanda. Ang mga mata ng elepante ay maulap, ngunit marangal, at kasabay nito, nagdala ito ng aura ng isang kataas-taasang hari, na naging sanhi upang ito ay maging katulad ng isang natural na hari at bigyan ng sinuman ng pagnanais na magpasakop sa kanyang kataasan. Ito ang sinaunang barbarian elephant, ang hari ng lahat ng elepante. Hindi ko akalain na ang 10,000 everlasting elephants na kasanayan ni Brother Nan ay makikita ang ancient barbaric elephants na ito, nakakamangha. Ang karanasan ni Jiang Chen ay napakalawak, kaya nakilala niya ang ancient barbarian elephant na ito sa isang tingin. Ito ay isang tunay na haring hayop, isang pinakamataas na pag-iral. Pero sayang, naiintindihan lang ni Brother Nan ang ibabaw ng 10,000 everlasting elephants na ito, at makikita lang niya ang imahe ng ancient barbarian elephant na nagbibigay lamang sa kanyang lakas ng mabigat na pakiramdam, ngunit hindi siya nakatutok sa ancient barbarian elephant, King Aura, dito nakasalalay ang kanyang bottleneck. Napaisip si Jiang Chen sa kanyang sarili. Sa isang tingin lang, nakita na niya kung ano ang bottleneck ni Nan Gangwentian. Kuya Nan, maaari mong bawiin ang iyong lakas. Sabi ni Jiang Chen. Bahagyang umindayog ang katawan ni Nan Gangwentian. Sa isang iglap, para siyang tumutulo na lobo habang binawi niya ang lahat ng kanyang lakas. Little Chen, kapag nililinan ko ang 10,000 Everlasting Elephant Skill, pakiramdam ko ay umabot na sa maximum level ang lakas ko, at talagang mahirap para sa akin na pataasin ito. Ako ay ganap na natigil sa bottleneck na ito, at walang ideya kung paano ko ito malalampasan. Sabi ni Nan Gangwentian na nakakunot ang noo. Brother Nan, ang iyong kalagayan ay ganap na normal, ito ay dahil hindi mo panatagpuan ang tunay na susi sa paglinang ng kasanayang ito ng 10,000 Everlasting Elephants. Paliwanag ni Jiang Chen. Ang totoong susi, nagulat si Nan Gangwentian. Tama iyan. Nakita ko ang imahe ng elepante na na-visualize mo ngayon, ito talaga ang tunay na ancient barbaric elephant. Ang sinaunang elepante na ito ay ang hari ng lahat ng mga elepante, isang ipinanganak na haring hayop. Kapag nilinang mo ang kasanayang ito, nakatuon ka lamang sa lakas ng 10,000 elepante, ngunit hindi mo pa sinubukang pag-aralan ang enerhiya ng elepante. Ang enerhiyang ito ay isang kingly energy, isang aura na nagmumula sa pinanggalingan, at ito rin ang esensya ng kasanayan sa 10,000 Everlasting Elephants. Kaya, kapag ipinagpatuloy mo ang paglinang ng kasanayang ito, hindi ka lang makapag-focus sa lakas na ibinibigay nito sa iyo, kailangan mong maramdaman ang panloob na pinagmulan nito, subukang madama ang makaharing enerhiya ng ancient barbaric elephant. Kapag nahanap mo na ang enerhiyang iyon, magagawa mong ganap na may larawan ang imahe ng ancient barbaric elephant, at kasama nito, magagawa mong malampasan ang bottleneck na ito. Kapag nagawa mo na, mag-evolve ang kasanayang ito, at ang mga benepisyong matatanggap mo ay lampas sa iyong kasalukuyang imahinasyon.
Ipinagpatuloy ni Jiang Chen ang kanyang paliwanag. Tumuon sa pinagmumula ng enerhiya. Sandaling nagulat si Nangong Wentian. Matagal na niyang nililinang ang 10,000 Everlasting Elephants, at sa lahat ng oras na ito, inisip niya lang ito bilang isang kasanayang nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas. Hindi niya kailanman naisip ang mga panloob na bahagi ng kasanayang ito. Ngayon, sa patnubay ni Jiang Chen, bigla niyang nakita ang liwanag, at nakaramdam ng liwanag. Haha, naiintindihan ko na. Hindi ko talaga naintindihan ang asensya ng 10,000 Everlasting Elephants na ito, ganyan talaga. Little Chen, hindi ko alam na mayroon kang ganoong kahusay na pagmamasid. Dumiretso lang sa puso ng bottleneck ko ang sinabi mo, I think I've found a way to break through now. Tawa ng tawa si Nangong Wentian habang napuno ng matinding panonibig ang kanyang mukha. Bihira lang talaga ang pakiramdam na humanap ng paraan para makalusot sa malaking bottleneck, kaya hindi niya napigilan ang excitement. Naniniwala akong magagawa mo ito. Tinapik ni Jiang Chen si Nangong Wentian sa balikat. Little Chen, wala nang masyadong oras para sa atin, kailangan kong pumasok kaagad sa liblib na cultivation at subukan ang lahat ng aking makakaya na malagpasan ang bottleneck na ito bago magsimula ang duel, at maging isang combat soul warrior. Maaari ka lamang magpahinga sa pamilya Nangong sa panahong ito. Bilang espesyal na panauhin ng pamilya Nangong, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto sa loob ng bakuran ng aming pamilya. Sabi ni Nangong Wentian, hindi, ang pananatili dito ay walang benepisyo para sa akin, kailangan kong lumabas at maglibot. Habang naririto ka na naglilinang upang makapasok sa Combat Soul Realm, kailangan ko ring humanap ng paraan para makapasok sa realm na ito. Nakangiting sagot ni Jiang Chen. Ang Southern Continent ay isang lupain na puno ng mga demonyong hayop, ito ay isang ligaw na lupain kumpara sa Eastern Continent. Maaari niyang gamitin ang dalawang araw na ito para sa pagsasanay, at humanap ng paraan upang makapasok sa Combat Soul Realm. Hindi siya nagpunta rito para sa pamamasyal, at isinantabi ang kritikal na sitwasyong kinakaharap ngayon ng pamilya Nangong, marami pa siyang problema sa Eastern Continent na kailangan niyang lutisin, at ang mga problemang iyon ay nagpilit kay Jiang Chen na pagbutihin ang kanyang paglilinang bilang sa lalong madaling panahon. Sige. Alam kong isa kang tao na hindi makaupo ng tahimik. At saka, sa iyong lakas, maaari kang pumunta saan man sa Southern Continent ng walang takot. Tumango si Nangong Wentian. Hindi siya nagulat sa desisyon ni Jiang Chen. Kung talagang nagpa siya si Jiang Chen na manatili sa pamilya Nangong, talagang magugulat siya. And, wag na tayong mag-delay pa, aalis na ako. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang makakalusot sa Combat Soul Realm. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Mauuna na yata ako. Alam ko na ngayon ang tamang paraan upang linangin ang kasanayan sa 10,000 Everlasting Elephants, at hindi magtatagal bago ako makalusot. Mas mabuting pumasok ka na rin sa Combat Soul Realm, kung hindi, hindi mo ako matutulungan sa duel. Sabi ni Nangong Wentian. Bagamat may matinding lakas si Jiang Chen, hindi pa rin niya kayang katawanin ang pamilya Nangong sa ikatlong laban maliban na lang kung makapasok siya sa Combat Soul Realm. Pagkatapos noon, nagsimulang lumipad si Jiang Chen sa isang random na direksyon, kaagad na umalis sa pamilya Nangong. Si Jiang Chen ay tinatamasa ang tanawin ng Timog Kontinente sa kanyang paglalakbay. Sa totoo lang, mas maganda ang lupain dito kaysa sa lupain ng Eastern Continent. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating araw. Lumapit si Jiang Chen sa isang tila walang hangganang kahabaan ng magagandang bundok. Isa itong bulubunduki na sumasakop sa mahigit 5,000 kilometro ng lupain, at hindi mabilang na mga taluktok ng bundok ang nakikita. Mayroong ilang mga tribo na naninirahan sa bulubunduking ito. Sa divine sense ni Jiang Chen, madali niyang nakikita ang istruktura at mga gusali ng pinakamalapit na tribo. Ito ay isang klasikong tribo. N. May nangyayari dyan. Sa kanyang sensitibong divine sense, tumingin si Jiang Chen sa isang tribo na hindi kalayuan sa kanya. Pagkatapos noon, ginalaw niya ang kanyang katawan at lumipad patungo sa tribong iyon. Tainian Castle ang pangalan ng tribong ito. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa labas ng tribo ang mga tunog ng iyakan at hiyawan. Hindi. Ayaw naming pumunta sa Demon Palace. Punong tribo, mangyaring iligtas kami, ayaw naming samahan ang mga demonyong hayop na yon. Mas pipiliin ko pang mamatay.
tatlong batang babae ang umiiyak. Lahat sila ay mukhang nasa mid-teens, may mga maselang mukha at itinuturing na maganda. Sa ngayon, napapalibutan sila ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa gitna ng mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit, tatlo sa kanila ang mahigpit na nakahawak sa mga babaeng ito, at gaano man kahirap ang mga babaeng ito, hindi sila nakatakas mula sa kanila. Lumalabas ang malakas na aura ng demonyo mula sa mga lalaking ito. Malinaw na hindi sila mga tao, kundi mga demonyong hayop na nagbagong anyo ng tao. Sa ngayon, isang grupo ng mga lalaki mula sa Lianian Castle ang nakatayo sa tapat ng mga lalaking ito na nakaitim. Lahat sila ay galit na nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Napuno ng galit na galit ang kanilang mga mukha, dahil nakikita lamang nila ang kanilang mga tao na dinadala ang mga masasamang tao na ito na walang anumang kakayahan na pigilan sila. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon. Demon Palace, huwag masyadong lumayo. Sa nakalipas na 2 taon, binigyan ka namin ng maraming mapagkukunan, kaya bakit mo pa rin inaalis ang aming mga tao? Sabi ng lalaking nakatayo sa unahan. Siya ay isang matabang lalaki sa edad na 50, at ang Lianian Castle Tribe Chief. Sa ngayon, namumula ang magkabilang mata niya, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bilang pinuno ng tribo ng mga taong ito, ang pagmamasid sa kanyang mga tao na dinadala ng mga masasamang hayop na ito ay nagdulot sa kanya ng hindi mabata na pakiramdam. JJ, matanda, bukas ang 3rd kaarawan ng ating Panginoon. Ang makatulog sa kanya ay karangalan ng 3 babaeng ito, at kung ang 3rd amo natin ay masaya sa kanilang serbisyo, baka ibalik niya ang ilan sa mga kayamanan na ibinigay mo sa amin noong nakaraan. This is good news for you all, so bakit ka pa umiiyak dito? Sabi ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na may kasamang ngiti sa labi. Hindi. Ayokong makasama ang demonyong iyon, mas gugustuhin ko pang mamatay. Nang marinig niyang matutulog na siya sa kanilang 3rd amo, agad na sumigaw ang isa sa 3 babae. Tumahimik ka. Sinampal ng lalaking nakaitim na iyon ang umiiyak na babae. Bastard, bitawan mo ang kapatid ko. Sa sandaling ito, isang binata ang tumalon mula sa karamihan ng mga tao mula sa Lianian Castle habang may dalang mahabang espada sa kanyang kamay. Bagamat mukhang bata pa siya, isa talaga siyang late Heavenly Core Warrior. Namula ang mga mata ng binatang ito, at parang mawawalan na siya ng kontrol at sasalakayin ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim.